So, ay mga idol, mga doll, mga lodi, this is Doms and welcome po sa ating My Broadcasting Journey. Hindi ko na alam kung pang ilang episode to, pero ayan, gusto ko muna rin sabihin na maraming salamat sa mga sumusuporta ko or nanonood ng My Broadcasting Journey, sa mga classmate or schoolmate ko or sino man na taga Bulls or yung mga regular na nanonood sa atin. No? So, ngayon, but before that, ako po pala si Doms. And it's been a while since my last vlog. So, medyo mga ilang buwan na rin yung huli. And, ayun, gusto ko lang po ibahagi sa inyo na ako po ay nag-shoot today. Bali, school work tapos crowd work. And, ayan. So, lang sabihin, una-una po na nag-start na yung aming second sem. Pero before that, against the light pala ako. So, dito na lang ako. Ayan. Wait lang. Puno ulit rin. Pa ng init namin. No? One likes, like nyo nga itong video na to kung naniniwala ko yung sobrang init na sa Pilipinas. But anyways, ayan. Ayan. So, gusto ko lang gumawa ng isang quick update about this vlog series natin. Kasi, unang-una, second semester na. And, nag-try akong gumawa ng vlog noon. Kaya lang, ang naging ending niya is puro montage lang ng mga first classes ko. Last February 28 hanggang yung week, yung buong week na yan, hanggang March 4 ata yan or something. And, ayun, totoo lang, medyo pressure ngayong sem. Itong second sem, kasi ang daming ginagawa. And then, at the same time, is parang minamadali yung sem namin. Parang dapat mga June tapos na kami. So, kakasimula lang namin halos ngayong March. So, medyo parang naghahabol kami ng hininga, naghahabol kami ng mga school works. And, yan, so far, hindi ko na pwedeng sabihin so good kasi nagsisimula na nga na sumikip yung schedule natin because of these things. Plus, soon, I will share with you also na may mga ibang bagay tayong ginagawa. Like what I said before, di ba? Nag-shoot ako dito for school work na isa. And then, sinabay ko na yung sa prod. And then, gagawa rin ako ng content, syempre. So, bago ako matambakan ng husto, itong free time na to, medyo free pa. So, ayun, singit lang natin. Bali, inasing ko na talaga itong araw na to para gawin yung mga about sa content ko para nang sa ganun. Yung mga ibang araw is makapag-focus naman ako sa pag-aaral. So, medyo, yun yan, medyo parang serious mode itong second sem, unlike nung first sem. Nag-print na ako ng mga modules. And then, nag-notes na rin talaga ako, like, yung hindi ko usually ginawa na first sem. And, ayun, bali, okay-okay pa naman, sa totoo lang. Kaya lang, pag iniisip mo kasi parang nakakapagod na, hindi mo maintindihan eh. So, pasensya na akong buong ganito pa lang, or ganito muna yung content natin for this broadcasting journey. Siguro parang mini rant ko lang ito about sa mga nangyayari ngayon. And then, yung about naman sa My Broadcasting Journey, supposedly talaga, noong pinaconceptualize ko siya sa sarili ko, dapat yung sisimulan ko pagdating ng face-to-face classes. Eh, during those time na ginagawa ko siya, sabi ko parang medyo matatagalan pa yung face-to-face classes. Pero ngayon, present time, mukhang posible na talaga. And we are looking forward sa second year natin. Lalo na yung mga subject namin ng second year, parang sobrang required na nasa school kami. It's more on laboratory and mas magandang ituro ng face-to-face. Pero yung magiging system, kung limited face-to-face classes pa or what, like naglabas yung CHED ng announcement na 100% capacity na per classroom. So,
ayun, baka tuloy-tuloy na. Sana tuloy-tuloy na kasi meron na namang bagong variant. And then, ang factor to consider din is yung ating election na paparating. So, ayun, makakapagod. Yung pa siguro yung dumadagdag eh. Aside sa mainit na yung panahon, mainit na yung bangayan sa social media, mainit yung labanan sa election, yung sa second semester, yung mga subject, yung mga teacher mababait, actually, first impression ko. Kaya lang yung mismo subject itself, parang hindi siya pwede, hindi siya kayang pabaitin, unlike sa mga prof, no, approachable yung mga prof, like, no, first sem. Kaya lang yung mismo subject talaga itself. And then, ang mode of learning namin, actually, is more on AOL. Kaya, magkakaroon tayo ng time na medyo maluwag. Unlike ngayong week, Thursday, Friday, puro AOL. Kaya lang, kailan baka naman kami nang gagawin? Tsaka ng mga modules. So, ayun. And itong vlog lang talaga na to. Ito lang siya, guys. Wala kayong makikita ng mga anything. Nalagyan ko lang siya na siguro ng background music. Para medyo yun. Kasi, sa totoo lang, extrovert talaga ako before the pandemic. And then, naging introvert nung nag-lockdown. And then, yung naging way ko para maging manatili ko yung pagiging extrovert ko is by making YouTube videos. Marami nga lang na hindi ko na-upload kasi kumimisang personal. Binibidyo ako na yung sarili ko. And then, yung most of the vlogs, pag binalikan niyo yung 2020 hanggang 2021 era. Dali na yung mga huli ko, diba, yung about sa magbabalik. And then, yung iba pang vlogs ko. More than 10 to 15, 20 minutes. Ang grabe. Yung Q&A, konti na nga lang yung question. Napahaba ako pa siya ng ganun. And may mga part na pwede naman natanggalin. Kaya lang, alam mo yun, napakadami kong ebas sa buhay. Napakadami kong gustong i-share, actually. Kaya, ayun, na hindi ko naman nasasabi rin sa SOCMED, di ba? Although, yun, naiano mo siya into words, yung weekly sharing or yung daily dose ko before. Pero, iba pa rin yung yung kausap mo yung tao. Kaya, ayun. Meron din akong gustong gawin palang video sooner na medyo parang personal approach. Hindi ganito, ito kasi parang rant video to. Rant video. Nagpapahinga lang ako saglit kasi magsushoot pa ulit ako. Ang oras kasi natin ngayon is 1:17. So, may binibit akong oras na hanggang alas 2. Wait lang, ayusin ko lang yung kilong ko. Pasensyaan nyo na yun. Medyo ano pa ako. Pero mag-ayos na, mag-ayos to rin ang scene. Medyo pinapahaba ko lang ulit yung mga boko. Pero anyways yun, going back, tatapusin ko lang itong gagawin ko ngayon. Saglit na lang itong shoot ko na ito eh. Sobrang saglit na. Bali, nagpapapawis lang rin talaga. Hindi ko na pagpawisan ako para maging effective yung next shoot natin. Silip na naman yung ano sa ilong. Napagpasensyaan nyo na ako ha. Ito yung true colors ko. So, mga never pa ako nakita. Kasi, friends tayo. Makakaklase tayo sa bulso. Hindi pa tayo nag-meet pa personally. Ayun. Ano bang pwede mong sabihin? Ayun, sobrang daming activities. Bali, ito na yung araw na nilaan ko. Para lang leisure time ko. Leisure time. Parang, ayun, yung mga gusto kong gawin, hanggang bukas pala. Hanggang bukas ng tanghali. So, bali, yun itong buong araw na to, walang school works. Although, may group study kami ng, sa Discord. Papasok na lang ako later, pagtapos na ako. Kasi wala rin talaga akong maintindihan. Sa isang subject namin, kasi hate na hate ko siya. Since nung bata pa ako. Ayun. Magta 10 minutes na to. Anong plano natin?
tapusin ka na siguro dito. So, mga nanood nito, maraming salamat po ang feeling ko hindi ko nalalagay ito sa my broadcasting journey. Nalagay ka na lang ano, front vlog na lang to. Kasi gusto kong maging formal yung mga broadcasting journey. So, ayun. More or less, yung usunod na ano natin na my broadcasting journey, baka school activities, nakasama natin yung mga klase natin. Meron na akong lakas ng loob na ipakilala sila sa inyo soon. Or, panakatapak na tayo ng bulls siguro. Tsaka yung midterm, tsaka finals, like what I do before. Tsaka study with yun siguro. Ito, normal vlog na lang siguro to. Na raw vlog na ewan. Pero, ayun, at least, nakapagpahinga ako ng 10 minutes. And, meron din ako nakausap kasi mag-isa lang po ako dito. And, ayun na naman, isa na naman. May history pa ako dito eh. So, ayun, kwento ko soon. Medyo scary, pero okay lang. Kaya naman. So, this is Dominic Palmas. Ito, maraming salamat sa alas 12 minutes na binigay mo sa akin. Na ako ay nag-rap lang and ikaw po ay nakikinig. So, yun. Ingat po kayo palagi kung sino man po yung nakikinig nito. Maraming salamat sa suporta na binibigay niyo. Road to 300 na tayo. Baka meron tayong gawing special pag umabot tayo ng 300 na vlog. Tingnan natin soon. And, may mga bagay ako na gusto kong ikwento sa inyo. Pero, tsaka na lang kapag nangyayari na siya. At ibablog ko yun para sa inyo. So, yun. Nakapagpahinga lang ako. Nakausap kita ng 12 minutes. So, kung sino ka man po, classmate ko, kamag-anak ko, kaibigan ko, malapit sa puso ko, or napadaan lang kasi nakita mo to, nag-notif sa'yo, or nakita mo sa Facebook. So, yun, maraming salamat. Peace out.